Elmira. Okay, maraming salamat. Sister Mira, sa napakagandang mensahe ng awit, ang panahon ay malapit na. Na yung ating topic ngayong gabi, The Mega Mystery Revelation Secret to Personal Power. Handa na ba kayo sa ating topic ngayon? Handa na ba kayo mag-take notes? Yes. Okay, so magsimula na po tayo. Now, sa panahon po natin ngayon, marahil, nandito na po tayo sa pinaka technologically advanced sa na age or sa ating historia kasi madami na po tayong mga appliances, mga inventions, no? Gadgets, machines, iMacs, iPads, iPhones. Pero mga kaibigan, kahit marami na pong na-invento sa ating mundo ngayon na mga machines, mga technology na maging easy ang ating buhay, pero mas lalo pong lumala at naging alipin ang mga tao sa masasamang gawain, bisyo, alkohol, tobacco, droga, at marami pong nalulong dito na hindi na po nila kaya na sa sarili nila na makawala po dito. Kaya yung tanong dyan, sino ang makapagbibigay sa atin ng personal na kapangyarihan? Marami tayong mga powerful na mga machines, mga technology, mga inventions, gadgets, computers, pero saan po tayo makakakuha ng personal na kapangyarihan? Si Jesus kaya ang source ng personal na kapangyarihan? Now, tingnan po natin kung ano yung sinasabi sa Biblia sa John 1.12. John 1.12, babasahin ko po dito sa Bible. Okay, John 1.12. Sino pong nagdala sa inyo ng Bible? Pwede niyo pong dalhin yung Bible niyo. Babasahin ko dito sa John 1.12. Sinasabi po dito, datapwat, ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatwid bagay ang mga nagsisimpalataya sa kanyang pangalan. Now, mga kaibigan, gusto ba natin ng kapangyarihan sa ating buhay? Kapangyarihan na gawin kung ano yung tama? Then, sinasabi po dito na kailangan nating tanggapin si Jesus para po tayo magkaroon ng karapatan o kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Ang kailangan po ng mundo natin ay hindi dagdag na computer or technology, kundi ang pinakakailangan sa ating mundo ngayon ay si Jesus. Kasi si Jesus po ang source or ang sekreto ng personal na kapangyarihan. Pero yung tanong dyan, makapangyarihan ba talaga si Jesus? Baka ordinaryong tao lang siya. Now, gaano ba siya kapangyarihan si Jesus? Na pwede ba tayong magtiwala sa kanya? Now, mababasa po natin sa Matthew 28:18, sabi dyan, binigay na sa akin ang ano? Lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. So, ilang kapangyarihan ang nasa kay Jesus? Lahat na kapangyarihan sa langit at sa lupa. Power from the heavens and the earth. At, ibig sabihin yan, unlimited power. At kapag atin pong tinanggap si Jesus sa ating buhay, ay matatanggap din natin yung unlimited power na galing po kay Jesus. Now, gusto mo ba ng kapangyarihan sa iyong buhay? Gusto mo ba na matibay ang iyong pananampalataya? Then, kailangan po natin natanggapin si Jesus kasi siya po yung ating source ng power bilang mga Kristiyano. So, nakita ba natin ngayon kung gaano po kaimportante na tanggapin natin si Jesus sa ating buhay kasi nga, siya po ang source ng power para po magawa natin kung ano yung tama. Tingnan po natin kung ano yung description ng Biblia kay Jesus na mamabasa sa Revelation 21 verse 6, sinasabi dyan, at sinabi niya sa akin na gawa na. Sabi dyan, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas, ang nauuhaw ay aking paiinumin walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Nauuhaw ba kayo? Nauuhaw bang inyong pananampalataya? Minsan na lang ba tayo nagpipray? Nagbabasa ng Bible?
Sinasabi po dyan, kapag nauhaw po tayo, lumapit lang po tayo kay Jesus na siya po yung source, bukal ng tubig ng buhay. Kung patay na po yung ating pananampalataya, ay lumapit lang po tayo kay Jesus kasi siya po yung bukal ng tubig ng buhay. At sinasabi po dyan yung word ay Alpha at ang Omega. Sa Greek po, yung Alpha, yan po yung equivalent sa English na letter A. At yung Omega naman, yan po yung last letter sa kanilang alphabet. Ibig sabihin, si Jesus, siya po ang pasimula at ang wakas. Siya ang Alpha at ang Omega, from A to Z, centrum complete. O di ba? Ibig sabihin, siya po ang ating lahat na lahat, everything. At ang Alpha at Omega ng Apokalipsis ay si Jesucristo. Kung basahin niyo po ang Biblia, yung unang pangalan na makikita natin sa Apokalipsis or sa Revelation ay yung pangalan ni Jesus. Tingnan po natin sa Revelation 1 verse 1. Sabi dyan, ang Apokalipsis ni Jesucristo. So sa first part pa lang ng Revelation, makikita natin yung pangalan ni Jesus. Pero makikita ba kaya natin yung pangalan niya sa hulihan ng Revelation? Sa pinaka-last verse ng Bible? Sabi dyan sa Revelation 22:21, kasi nga siya yung una at huli, sa last verse ng Bible, ang biyaya ng Panginoong Jesus ay mapasa mga banal na wa, siya nawa. Kasi siya yung Alpha at ang Omega, ang una at ang huli. So makikita natin si Jesus sa una at sa huling verse ng Apokalipsis. At alam niyo ba na ang buong kasaysayan ay naapektuhan ni Jesucristo? At kada world religion ay halos po naapektuhan yung kanilang paniniwala kasi aminado po sila na si Jesus ay nabuhay dito sa mundo. At ang pagkabuhay ni Jesus ay isang katotohanan sa historia. It's a history fact na pwede pong ma-research sa archaeologist. At kadalasan ang mga tao nagsasabi na or naniniwala na siya ay mabuting tao, siya ay propeta, siya ay isang moral teacher. Pero kung siya ay ordinaryo lamang na tao, or ordinaryo lang na moral teacher, eh, dapat hindi niya kayang bigyan ng kapangyarihan ang mga tao. Ang isang philosopher or philosopher, kaya siyang magbigay ng mga ideologies. Ang isang moral teacher, kaya niyang turuan tayo kung ano yung tama at mali. Pero mga kaibigan, di ba alam na natin kung ano yung tama at mali? Tama ba ako? Di ba alam na po natin kung ano yung tama at mali? Yes or no? Yes, alam na natin kung ano yung tama at mali. Alam natin, alam ba natin kung ano ang mabuti at masama? Yes, alam natin kung ano ang mabuti at masama. For example po, alam natin na makasasama sa kalusugan ang pag-inom ng alak at pagsisigarilyo. Pero bakit umiinom pa rin ang tao? Bakit marami pa rin nalulong sa droga, umiinom ng alak, kahit alam natin na masama at mali. At marami pong gustong huminto, pero wala po silang kapangyarihan sa kanilang sarili na huminto. Kaya naging alipin sila sa masamang bisyo, at sa ganyang kalagayan, sino po yung magbibigay sa kanila ng kapangyarihan to overcome sa kanilang bad habits? Could it be na si Jesus ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan? Kailangan pa natin ng higit pa sa kung sino na magbibigay sa atin ng kapangyarihan na gawin ang tama at yan po ay si Jesus. Kaya sabi po sa John 1:12, yung binasa natin kanina, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan o sa ibang version kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Pero yung question dyan, kinakailangan ba nating mga Kristiyano si Jesus? Kung siya po yung magbibigay sa atin ng kapangyarihan para gawin yung tama, kailangan ba natin si Jesus? Yes or no? Yes, para magawa po natin kung ano yung tama. Pero another question, may kapangyarihan ba talaga si Jesus na siyang tutulong sa atin? Mga kaibigan, inamin po ni Jesus na meron siyang kapangyarihan. Sabi niya, inako ni Kristo sa John 10:27 na siya ay Diyos. Hindi lang yan, inako niya sa John 8:58 na sa simula pa ay siya. Now, before pa yung ating mundo na nag-exist, nandito na po siya. Another,
inako ni Kristo sa John 4:26 na siya ang pinahiran or gin-anoint na tagapagligtas. Hindi lang yan, inako niya na siya ay makapangyarihan sa lahat. Inako din ni Jesus na siya ay nakakalam sa hinaharap or sa future. Another, inako ni Jesus na may karapatan siya sa pagpatawad ng kasalanan. Number 7, inako niya na nakakaalam siya sa iniisip ng tao. At hindi lang po yan kasi sa number 8, inako ni Jesus na siya ang daan at katotohanan, the truth and the life, the way and the truth. Okay. Number 9, inako niya na siya ang pagkabuhay at buhay, the resurrection and the life. Inako ni Jesus yan. Another, inako ni Jesus na siya ang door, siya ang pinto. Inako ni Kristo na siya ang tinapay ng buhay, bread of life, kung sino po yung nagugutom. Inako ni Kristo na siya ang mabuting pastor, na siyang magpapatnubay sa atin sa tamang daan. Inako ni Kristo na siya ang ilaw ng sanglibutan kung madilim po ang ating buhay. At inako ni Kristo na wala po siyang kasalanan. Lahat yan ay inako ni Kristo at iilan lang po yan sa kanyang mga ginclaim or inako. Pero ngayong gabi, titingnan natin kung totoo ba lahat ang sinabi ni Jesus o isa lang siyang malaking impostor. Now mga kaibigan, ngayon mag-pilgrimage po tayo sa biyografiya ni Jesus na sinulat in advance. Dahil sa ganyang pamamaraan lang natin makikita or makikilala kung may kapangyarihan ba talaga si Jesus at ano ba yung kapangyarihan na kanyang ino-offer sa atin. At alam nyo ba na ang biyografiya ni Jesus ay nasulat bago pa man siya nasilang dito sa mundo, kasi kadalasan na biyografiya nasusulat talaga pagkatapos mamatay ng tao. For example, nang namatay si Rizal, doon po lumabas yung iba't ibang libro na nagsusulat or nagsasabi patungkol sa kanyang biyografiya. So usually, ang biyografiya, lumalabas po siya kapag patay na ang tao. Pero si Jesus, iba po siya kasi yung kanyang biyografiya ay nasulat na bago pa man siya nakapunta dito sa ating mundo. At sinabi dyan sa John 5:39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Now, sinabi po ito ni Jesus sa panahon ng mga disciples. Now, magtatanong po ako, anong bahagi ng Biblia ang sinabi ni Jesus na dapat saliksikin? Ang Old Testament or ang New Testament? Anong parte ng Biblia ang sinabi ni Jesus na dapat saliksikin? Ang Old or ang New Testament? Ang Old, kasi nga, ang New Testament, nasulat na po yan pagkatapos pupunta si Jesus sa langit. So, sabi ni Jesus na saliksikin po natin yung Old Testament. Bakit po? Kasi sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito'y, yung Old Testament, ay siya po yung testimony or nangagpapatotoo tungkol sa akin. So, isearch po natin ngayon ang Old Testament kasi doon po nasulat yung, i-research po natin sa Old Testament yung lugar ng kanyang kapanganakan. Matutuklasan natin dito na hinulaan ng Biblia yung paraan ng pag-anak sa kanya, ang pag-traidor sa kanya, at yung paraan ng kanyang kamatayan. Lahat po na yan ay hinulaan bago pa man nabuhay si Jesus. Again, siya po ang ating Alpha at ang Omega. At dito po mga kaibigan, meron pong about 300 hula or prophecies patungkol sa buhay ni Jesus. At sa ordinaryong setting, kasi yung lahat na 300 prophecies patungkol kay Jesus ay natupad po yan sa kanyang buhay. Pero sa ordinaryong setting po, imposibleng matupad ang lahat ng 300 prophecies sa isang buhay ng tao lamang. Kasi ayon sa probability na study, estimate nila na 8 lang sa mga prophecies na pwedeng matupad sa isang buhay na tao. Pero si Jesus po, natupad po lahat ng hula ng prophecy patungkol sa kanya, sa kanyang buhay. Kasi ito po ay katuparan sa propesiya sa Biblia. Now, ang Biblia po naghula sa Isaiah 7:14 na iaanak si Jesus sa isang birhen. At after 700 years, natupad po yun na makikita po sa Luke 1:26-38. Hindi lang yan, hinulaan.
na si Jesus sa Micah 5:12 ay iaanak sa Bethlehem at natupad po yung tumpak, mababasa po sa Luke 2:1-20. Hindi lang yan, kasi hinulaan din yung ministeryo ni Jesus, yung kanyang gagawin sa mundo, sa Isaiah 61:2 na makikita po sa Matthew, Mark, Luke, at John, sa apat na Gospels. At tingnan po natin yung hula na yan sa Isaiah 61:1. Sabi dyan, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay suma sa akin sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang, ano yung ministeryo niya? Ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Ano ba yung mabuting balita? Na siya ay may kakayahan na magpatawad ng kasalanan. Another, kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso. At yan po ay promise or pangako ng Panginoon hanggang sa atin ngayon. Meron ba sa atin dito yung broken-hearted or bagbag ang puso? Upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag. Hindi man tayo bihag, pero baka bihag po tayo sa ating mga bisyo. At magbukas ng bilangguan sa nangangabilanggo. So yun po mga kaibigan, ang ministeryo ni Jesus. At ang lahat na po yan ay pwede nating ma-experience kung ating pong invite si Jesus sa ating buhay. At hindi lang po yan, si Jesus ay kaya niya pong buhayin ang patay. Kaya niya pong magbigay ng buhay sa patay. At yan po ay, example po yan ay binuhay niya si Lazarus na makikita sa John 11. So kung siya ay ordinaryong mabuting tao lang or philosopher or teacher, dapat di niya kaya magbigay ng buhay. Pero dahil si Jesus ay Diyos na may-ari ng buhay, kaya niya din buhayin muli yung mga patay, or sa atin dito, yung mga patay ang pananampalataya. Kasi siya po yung source ng buhay dahil siya po ay Diyos. To continue, sabi po doon, sabi sa John 14:1-3, huwag mag-ulumihanan ang inyong puso. Sabi pa niya, kasi magsiparito ka sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Nabibigatan ba kayo? Sabi din niya sa Matthew 11, sa John 6:37 na, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko po itataboy. At hindi lang yan, sinabi niya sa Luke 5:20, ipinatatawad sa iyo ang inyong mga kasalanan. Yun din po yung salita ni Jesus para sa atin ngayong gabi. Okay. So sa papatuloy, isang araw po, may dinala ang mga reliyosong tao patungo kay Jesus na isang babae na nahuli siya na gumawa ng kasalanang adultery. At yung mga tao doon, gusto nilang ikondina yung babae na gusto nilang patayin, gusto nilang batuhin. Pero sinabi po ni Jesus sa babae, or sa lahat ng tao dito, na kung sino man ang walang kasalanan, siya po yung unang bumato sa kanya. Pero anong nangyari? Walang bumato sa babae kasi lahat sila po doon ay merong kasalanan. At nung time na yon, pinatawad po ni Jesus ang babae at sinabi niya sa babae, humayo ka ng iyong lakad, mula ngayon huwag ka nang magkasala. At nung araw na yun mga kaibigan, tinanggap ni Mary si Jesus at ang kapatawaran or forgiveness, at siya po ay nagsimula ng bagong buhay kay Jesus kasi nga tinanggap niya si Jesus sa kanyang buhay. At si Mary po ay nagkaroon ng buhay na may kapangyarihan. Kasi pagkatapos ng sitwasyon na yon, siya ay nagiging friend ni Jesus, na siya po yung naging assistant sa kanyang mga gawain. Nabago po ang buhay ni Mary. Kasi nga sabi sa John 1:12, datapwat ang lahat na sa kanya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatan or kapangyarihan or power na maging anak ng Diyos. Gusto ba natin magkaroon ng kapangyarihan na gawin ang tama? So, kailangan natin natanggapin si Jesus sa ating buhay. Now, ang isa sa pinaka-amazing na hula sa Biblia ay patungkol po siya sa tumpak na timing ng kanyang pagdating dito sa mundo. At hinula ng propesiya kailan siya darating at kailan po siya mamamatay.
Sabi sa Galatians 4 verse 4, datapwat nang dumating ang kapanahon ng so meron pong specific time sa pagdating ni Jesus at yan po ay hinulaan. Ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak. So ang hula po sa pagdating ni Jesus ay mababasa po yan sa Daniel 9, 24 to 27. At ito po ay isang mathematical evidence na si Jesus ay ating Messiah, ang pinahirad at ang ating tagapagligtas. Sino po dito yung gusto ng mathematics? Wala, si Kuya. Okay, actually, ang mathematics, di ba po, branch siya ng science. So ito po ay scientific evidence na si Jesus ay ang ating tagapagligtas. Daniel 9:24, magsimula po tayo ng math lesson ngayon. Simpleng math lang po naman. Sabi dyan, 70 linggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan. In English, ano po yan? 70. 70 linggo ang ipinasya sa iyong mga tao. Pero ilang araw po ang 70 weeks? Oh, very good. 70 linggo times 7 days equals 490 days. Pero mga kaibigan, sa hula po, sa propesiya, ang ibig sabihin ng araw ay year. Very good. Kasi sabi po, hindi ko po gawa-gawa yan. Kasi sabi sa Biblia, sa Ezekiel 4 verse 6, bawat araw ay pinakaisang taon. Aking itinakda sa iyo. Sabi naman ng Numbers 14:34, sa bawat araw ay isang taon. So kapag mag-aaral po tayo ng propesiya or hula sa Biblia, ang isang araw ay katumbas ng isang literal na taon. One day sa paghula is equal to literal na taon. Gawa-gawa ko po ba yan? Hindi, sabi yan ng Biblia. So dito, dahil ito ay 490 days, yan ay magiging 490 years. Very good. 490 literal na taon. Pero yung tanong dyan, kailan po tayo magsisimula na mag-count sa 70 linggo huling hula? Or anong petsa po tayo magsisimula na mag-count sa 490 days or years? Daniel 9:25. Sabi po dyan, kaya't inyong alamin at unawain na mula sa paglabas ng utos na panumbalikin at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas na pinuno. So sabi po dito na magsisimula po tayo na magbilang sa 490 days kapag meron pong lumabas na utos na itayo po uli ang Jerusalem. Kasi nga, yung Jerusalem po noon ay nawasak. Nawasak po yun. At sinabi ng Biblia, kasi merong nagsakop sa kanilang lugar. At sinabi ng Biblia na kapag meron pong lumalabas na utos na itayo uli ang Jerusalem, yun po yung time na yun magsisimula tayo na magbilang or na mag-count. At yung time na po niyan, yung date, yung petsa po niyan ay 457 BC. Bakit? Hinulaan din sa Biblia, mga kaibigan, Ezra 7:11-26, na si King Artaxerxes, yung hari ng Medo-Persia, gumawa po siya ng utos na itayo uli ang Jerusalem. At nangyari din po yan noong 457 BC. At kahit i-research nyo pa sa internet, sa Wikipedia, sasabihin po na nag-utos si Artaxerxes the first na ang gobyerno syudad ng Jerusalem ay itatayong muli. O, di ba? So, magbibilang tayo 490 years. Magbilang tayo sa 457 BC. Diyan po tayo magsimulang magbilang. At sabi dyan, within this time, within this 490 years, within this time po, lalabas si Jesus or darating si Jesus or siya po yung magiging anointed one bilang ating tagapagligtas. So, magsimula po tayong mag-count sa 457 BC. Okay. At within that year, darating po ang Messiah. Okay. At to continue, Daniel 9:25, at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas na pinuno ay 7 linggo at 62 linggo. Or in English,
7 plus 62 equals 69 weeks. At how many days yung 69 weeks? Meron pala kayong copy dyan. 483 days. Pero kahit hula man eh, hula po ito, or prophecy po ito, ito ay? 483 years. Very good. Magaling pala kayo sa math eh. Okay. May kopya pala. So, dito po, 7 plus 62 equals 69 sanglinggo, or that is 483 days or years. So, kung i-minus po natin, di ba meron po tayong 490 years, i-minus po natin sa 483, meron na lang po tayong 7 days or 7 years. At sabi po dito, mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas, ay magiging 69 na sanglinggo sa hula or 483 na taon. So, i-diagram po natin yan para maintindihan natin. Are you following so far po? Nag-gets po ba? Okay. So, anong date po yun na may utos na isauli at itayo ang Jerusalem? Anong date po yun? 457 BC. At kapag mag-add po tayo ng 483 years sa 457 BC, yan po will equals into AD 27. Paano po natin nakuha ang AD 27? Kasi nga, 483 minus 457 equals AD 26. Bakit AD 27 po dito? Bakit hindi AD 26? Paano po natin yan explain? Kasi nga, mga kaibigan, mathematics po, 457 minus 457 equals 0. Pero mga kaibigan, wala po tayong 0 year. Kasi iba po ito sa integers na math kasi sana yun. Kasi sa math po, ganito po kasi yun. Negative 2, negative 1, 0, 1, 2. Pero sa BC at AD, ganito po yan. 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4. So, pag punta doon sa AD, magsisimula po siya ng 1. So, hindi po siya kagaya dito na may 0. Kasi wala pong 0 year, di ba? So, kaya kailangan mo po nating mag-add ng 1 sa 26. Kaya meron po tayong dito AD 27. Paano ba natin nalaman na AD 27 yan? Natotoo yung AD 27. Meron po tayong biblical account yan. Luke 3 verse 1, nang ikalabing limang taon nga ng paghahari ni Tiberius Caesar, so si Tiberius Caesar po ay naghari po siya noong AD 12. At sabi dito na ikalabing limang taon niya, so AD 12 plus 15 equals AD 27. At noong AD 27 po, yun din yung time na yun, na si John the Baptist ay nandoon sa Jordan River at nagbautismo po siya ng mga tao. At sino po yung pumunta doon para magpabautismo? Si Jesus. Tumpak? Tumpak ba? Yes, tumpak po mga kaibigan. Nung time na yan, si Jesus ay nabautismohan at dahil dyan siya po ay ginanoint or pinahiran bilang ating tagapagligtas. Masabi, mababasa po natin sa Acts 10:38, na siya po yung ating Messiah or pinahiran or the anointed one. At sinasabi dyan sa Luke 3:21-22 na meron po doong banal na spirito sa anyo ng dog. Kasi yun po yung time na pinahiran po si Jesus na bilang ating tagapagligtas. Tumpak po, AD 27 po yan. Kaya sinabi dyan sa sinabi po dyan sa Mark 1:15, naganap na ang panahon. Kailan po yan naganap? AD 27 or 27 AD. Yun pong time na yun na bautismohan si Jesus at na-anoint po si Jesus bilang ating tagapagligtas. So, from 457 BC, yan po ay AD 27. Ang Messiah po ay nabautismohan. Pero meron po tayong lacking dyan. 490 minus 483 equals 7 years. O meron pa tayong 7 years sa para matupad po yung 490 years. So, let's diagram again. Pintumpong sanligo na hula kay Jesus na pinahiran.
So, from 457 BC plus 483, noong 27 AD na bautismuhan si Jesus, pero ano pong nangyari sa kalagitnaan ng 7 years? 3 and a half plus 3 and a half equals 7, di ba? So, ano pong nangyari sa gitna after 3 and a half years? Yan po ay 34 AD, si Jesus ay napako sa krus. Kalahati ng week, basahin po natin Daniel 9:27. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang linggo at sa kalahati ng sanglinggo. Ilan nga pong kalahati ng sanglinggo? 3.5 days or 3.5 years ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay. Ibig sabihin na siya po ay ipinako sa krus. At sinasabi diyan na ipatigil na ang hain at alay kasi nga noon para po mapatawad ang mga tao sa kasalanan, ano pong gagawin nila? Kailangan nilang mag-alay ng hayop or ng tupa para mapatawad ang kanilang kasalanan. Pero kay namatay naman si Jesus, dito, ipatitigil po ang hain at ang alay kasi si Jesus na po yung ating alay. Alay po para sa lahat. So, hindi na natin kailangan ngayon kung magkasala man tayo, magdala pa tayo ng tupa, especially wala po tayong tupa dito. Kasi, ang naging alay para po sa lahat ng tao ay si Jesus. So, mag-aalay pa rin ba tayo ng hayop or tupa? Hindi na. At ebidensya po niyan, kasi nung time na ipinako si Jesus sa krus, sa sanctuary po kung saan sila nag-aalay ng hayop, na ano pong nangyari? Napunit po yung kurtina sa templo, na ibig sabihin ay ihinto na ang pag-aalay kasi nga si Jesus na ang ating pangkalahatang alay at wala na pong silbi kapag tayo mag-aalay pa rin ng hayop. Kaya Daniel 9:27, at pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang linggo at sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay kasi si Jesus na po yung ating alay, yung Lamb of God. Sabi dyan sa Daniel 9:27. Okay, sa pagpatuloy, yung diagram po natin, nakita natin ngayon na ang propesiya sa Biblia ay natupad po sa buhay ni Jesus. At isa din po itong pinakadakilang ebidensya na totoo at banal po ang Biblia. At may kapangyarihan po ito. Isa din po itong patunay ebidensya na mapagkakatiwalaan po natin sa Jesus bilang ating tagapagligtas. Hindi lang siya mabuting tao, siya po ay anak ng Diyos or siya po ay Diyos. Yung nangyari po, di ba, 3.5 years po dito, mababasa po yan yung 3.5 years na remaining sa Acts 7:54-60, Acts 8:1-4, kung saan doon po binato nila yung disipulo na si Stephen or si Stephen. Okay, sa pagpatuloy. Pero si Jesus po, namatay siya sa krus, ipinako po siya sa krus sa mapait na pamamaraan para po sa ating lahat. Alam niyo po ba na kapag yung krus po, yung pagpako sa krus, yun po yung pinaka-intense or pinaka-extreme na punishment sa isang tao kapag magkasala noon. At kapag ipinako po sa krus ang isang tao, hindi po, wala po siyang damit. Iba po yung nakikita natin sa TV na meron siyang damit. Kapag ipinako po sa krus ang tao noon, wala po siyang damit. Isipin niyo po yung kahihiyan ni Jesus. Pero handa po siyang gawin yun dahil mahal niya po tayong lahat. Dito po mga kaibigan, kapag mamamatay ang tao, ano nang kasunod? May kasunod pa ba? Wala na. Yun na po yung end ng storya ng tao. Si Jesus po ay namatay sa krus. Pero ano pong nangyari sa kanya? Pagkatapos namatay si Jesus sa krus, iniligay siya sa libingan, at dyan po magtatapos ang buhay ng tao, pero hindi po para kay Kristo, kasi nga anong nangyari sa kanya? Nabuhay siyang muli. At yan po ay good news kasi nga, hinulaan din ng Biblia na siya ay mabubuhay muli. Makikita yan sa Psalm 16 verse 10. At sasabihin ko po sa inyong lahat na ang founder po ng Kristyanismo ay buhay hanggang ngayon. Yung founder ng mga religion na Confucianism, patay yung kanilang founder. Yung founder ng Hinduism, saan ba yung founder nila ngayon? Nasa libingan. At yung religion na Darwinism, meron po religion na Darwinism, yung kanilang founder ay nasa
libingan. Pero po, ang founder ng Kristyanismo ay buhay hanggang ngayon. Siya po ay buhay. At dahil siya ay buhay, kaya niya na magbigay sa atin ng personal na kapangyarihan. Kaya sabi sa John 1:12, datapwat ang lahat ng sa kanya ay magsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan o kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos. Kasi si Jesus po ay buhay. At dahil siya lang, wala nang iba, si Mahatma Gandhi hindi po siya namatay para sa atin, si Confucius hindi po siya namatay para sa atin, at dahil si Jesus lamang ang namatay para sa ating kasalanan, siya lang din ang may kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. At wala na pong iba. Pero yung question po dyan, paano ko mararanasan sa aking buhay ang kanyang kapangyarihan? Paano ba? John 1:29, narito ang kordero ng Diyos. Sino ang kordero ng Diyos? Si Jesus, ang tupa ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. So, si Jesus po yung nagbayad ng ating kasalanan. Jesus died for your sins, your guilt, and He paid. Siya po yung nagbayad lahat ng penalty ng ating kasalanan. At sinasabi sa 1 John 1 verse 9, kung ano po, kung ipinahahayag natin ang ating makasalanan ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating makasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. At yun po ay kanyang pangako. Pero siguro iba or merong iilan sa atin ngayon na nagsasabi na or nag-iisip na siguro hindi na ako kayang patawarin ng Diyos dahil sa daming kasalanan na ginawa ko. Pero sasabihin ko po sa inyo mga kaibigan na kahit gaano man kakapal, kahit gaano man kadilim ang inyong buhay dahil sa kasalanan na ating nagawa, basta atin lang yung ipapahayag ni Jesus, siya po ay tapat na papatawarin niya po tayo sa ating kasalanan. Dahil siya po ang nagbayad sa ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Kahit gaano man kabigat yung kasalanan na ating nagawa, kapag atin lang po yung i-confess, ipahayag sa kanya, handa po siya na patawarin tayo. At yan po ay ang pangako ni Jesus. At remember na hindi po nagsisinungaling si Jesus. Ihayag natin, ibigay po natin kay Jesus ang ating kasalanan at tayo po ay magiging powerful Christian. Sabi dyan, narito ang kordero ng Diyos, ang Alpha at ang Omega. At ngayon po ay gusto ko kayong ituro kay Jesus. At kung meron na po sa atin dito na nabibigatan dahil sa guilt ng kasalanan na nagawa, iniimbitahan ko po kayo na ibigay yung lahat kay Jesus na siya po ang Alpha at ang Omega. May isang may akda na nagsulat, sabi po dito sa kanyang sinulat, Trinato si Kristo nang nararapat sa atin upang tayo ay tratuhin nang nararapat sa Kanya. Siya ay kinundin na para sa ating kasalanan kung saan wala siyang bahagi. Upang tayo ay mapawalang sala sa pamamagitan ng Kanyang katwiran kung saan wala din tayong bahagi. Siya ay nagdusa sa kamatayan na para sa atin upang matanggap ang kung ano'y sa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Si Jesus po ang naging substitute. Imbis na tayo po yung mamatay, si Jesus po yung ating naging substitute. Jesus took your death, yung aking kamatayan, yung inyong kamatayan. Inako niya po yan lahat para po exchange po ng Kanyang buhay. Kaya sabi sa John 1:12, datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan or power o kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Kaya yung malaking tanong ngayon, mga kaibigan, tinanggap mo na ba si Jesus sa iyong buhay? At actually, easy lang po tanggapin si Jesus sa ating buhay. Meron po tayong limang simpleng
steps dito, paano ba natin matanggap si Jesus sa ating buhay? Number one, kailangan aminin natin na tayo ay makasalanan. Kasi kapag inamin natin na tayo ay makasalanan, kailangan natin ng tagapagligtas. Okay, kailangan aminin natin na tayo ay makasalanan. Sabihin natin na, Lord, ako po ay makasalanan at kailangan ko po kayo bilang aking tagapagligtas na magligtas po sa lahat ng aking kasalanan. Next ay, second step, maniwala ka na si Jesus ay namatay para sa'yo. Maniwala ka na kahit ikaw lang ang nagkasala dito sa mundo, handa pa rin si Jesus na mamatay para sa'yo. Ganyan ka po niya kamahal. Number three, lumapit ka kay Jesus sa kalagayan mo ngayon. Huwag mong antayin na, ah, tsaka na lang kapag okay na yung buhay ko, tsaka na lang kapag relax na yung buhay ko. Sabi dyan, lumapit ka kay Jesus sa kalagayan mo ngayon. Kagaya po nung ano, nung thief sa cross, lumapit po siya sa kay Jesus sa kanyang kalagayan, sa kanyang kasalukuyang kalagayan. At tinanggap po siya ni Jesus. Number four, isaysay mo ang iyong mga kasalanan sa kanya. So confess your sins. At alam niyo po kung ano yung mga kasalanan na dapat natin ihayag. At ano nga yung pangako ni Jesus kapag ating ihayag ang ating mga kasalanan? Ano yung pangako niya? Siya ay magpapatawad. And number five, papasukin mo siya sa iyong puso or i-invite mo siya sa iyong puso at tumanggap ka ng kapangyarihan. Simpleng mga steps lang po paano natin tanggapin si Jesus sa ating buhay. Hindi mo kailangan ng mga fancy words. Yung sinserong pagdadasal lang po, ang yun po yung papakinggan ni Jesus. At after ng lahat, pasalamatan po natin si Jesus sa kanyang kabutihan at pagmamahal sa amin. So, paano ba natin gagawin yan? Lord, inaamin ko po na nagkasala ako. Kailangan ko po ng tagapagligtas. At ako ay naniniwala na, Lord, ikaw ay namatay para sa akin ngayon. Nais kong lumapit sa inyo kung ano yung aking kalagayan ngayon at ipapahayag nyo ang inyong kasalanan at invite nyo siya sa inyong puso at buhay at magpasalamat tayo sa kanyang kabuti pagmamahal. Sabi po sa Revelation 3:20, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Si Jesus yan, ang Alpha at ang Omega. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya ay kasalo ko. So yung pintuan po dyan, yan po ay nag-represent sa ating choice or pagpili. Now, paano ba natin tatanggapin ang isang tao na kumakatok? Ating pagbubuksan at yun ang ba? Ating imbitahin na papasukin sa loob. Ganyan po yung ating gagawin kay Jesus. Siya po ay kumakatok sa ating pintuan ng puso. At ano yung ating gagawin? Imbitahin po natin si Jesus sa ating buhay. Pipiliin mo bang papasukin siya sa inyong buhay? Ang Alpha at ang Omega ng Revelation ay kumakatok po sa ating pintuan ng puso. Sa pintuan na inyong puso ngayon, handa ka bang papasukin siya? Mga kaibigan, mahal po tayo ni Jesus at ginawa niya po ang lahat para po maligtas tayo. Nawa po ay huwag po natin sayangin yung kanyang pagdurusa, yung kanyang binayad po para sa ating kasalanan. Gusto niya po na bigyan tayo ng kapangyarihan na gawin kung ano yung tama. Kaya ngayong gabi, may pag-asa para sa iyo. Nagsusuma mong boses ni Kristo dapat mong pakinggan. May pag-asa para sa iyo. Jesucristo lamang ay iyong dapat paniwalaan. May pag-asa para sa iyo. Isang kaloob, dapat mong matanggap ang kaligtasan. Kaya, may pag-asa kay Kristo para sa iyo. Okay. Sa pagtatapos po, babasahin ko pong muli sa John 1:12. Datapwat, ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan or power na maging mga anak ng Diyos. Gusto niyo bang tanggapin si Jesus ngayong gabi sa inyong buhay? Amen.
So meron po tayong gagawing special ngayong gabi. At inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. At gusto ko po ngayong gabi na kausapin niyo individually si Jesus sa inyong buhay ngayon. At magdasal po tayo yung mga five steps na ating nakita po dito. At inaanyayahan ko po ang lahat na pumikit ang inyong mga mata. So kung hindi niyo pa natanggap si Jesus sa inyong buhay, ay ngayon po ang inyong opportunity para tanggapin siya. At siguro po, meron po sa inyo dito na backslide na Kristiyano, ito po ang inyong opportunity para tanggapin mo si Jesus uli. At kung meron po sa inyo dito na puno ang puso ng galit, hiya, kasalanan, na puno sa mga pagdurusa, masamang gawain o bisyo, gusto ko po na invite kayo na ibigay po lahat kay Jesus ngayong gabi at ikaw ay uuwi na may tagumpay. Again po, habang mag-play po tayo ng isang instrumental music po dito, samantalahin po natin ang ilang minuto sa pagkausap kay Jesus at sa pagtanggap sa Kanya. Pagkatapos, ako po yung magtatapos ng prayer sa pamamagitan ng isang general prayer. Panginoon, pinupuri po namin ang iyong pangalan kasi po ginawa niyo po ang lahat na iyong magagawa para po kami ay maligtas sa aming kasalanan. Nabinigay niyo po ang iyong buhay para po kami ay magkaroon ng buhay. Panginoon, inaamin po namin ngayong gabi na kami po ay nagkasala. Panginoon, at dahil kami ay nagkasala, kailangan po namin ng tagapagligtas na si Jesus. At Panginoon, kami po ay naniniwala na si Jesus ay namatay po para sa amin, para sa aming kasalanan. Kaya po ngayong gabi, Panginoon, gusto po namin si Jesus na pumasok sa aming buhay. At nais po namin ngayong gabi na lumapit po sa inyo kung ano po yung kasalukuyang kalagayan namin ngayon. Siguro po nasa amin ngayon yung may problema sa buhay, nabibigatan, stress, merong nalulong sa masamang bisyo, gumagawa ng masamang gawain. Pero Panginoon, pangako po ninyo na kapag amin pong ihayag ang lahat ng aming kasalanan, ikaw po ay magpapatawad sa amin. Panginoon, maraming salamat dahil ang pangako mo ay tunay at totoo. At iniimbita ka po namin sa aming buhay ngayon na siyang kumilos po sa aming buhay at nawa po ikaw po yung magbigay sa amin ng kapangyarihan na gawin kung ano yung tama bilang inyong mga anak. At Lord, maraming salamat sa iyong pagmamahal at kabutihan. Ito ay aking dinadalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Good evening po sa ating lahat. Bukas ulit, balik po tayo. Yung ating topic bukas ay UFOs, the occult, and Christ coming. Good evening po sa ating lahat.